Nagpuputi ang mga buhangin. Kulay Gatorade na mga karagatan. Kalmadong kapaligiran na may nagtataas ang mga waterfalls. Pitong mga bulkan na nasa loob ng maliit na isla. Considered an island full of adventures. Ito ang pinakamaliit na probinsya sa buong Mindanao at pangalawa naman sa buong Pilipinas. Tara, pasyalan natin at libutin ang island born of fire, ang Camiguin. Pagdating namin dito sa Camiguin ay hindi muna kami nakakuha ng matutuluyan, kaya nagpalipas na lang muna kami ng gabi sa tapat ng isang fast food chain dito sa tapat nito. At bago magtanghali kinabukasan ay nakakuha na rin kami ng hotel. Nauna pa makapaligo yung mga aso namin kaysa sa amin. At syempre, hindi pwedeng mawala ang kape sa amin sa umaga. Pagkatapos magkape, dumiretso ulit kami pabalik ng pier para mag-taping. At may nadaan na kami nakikitinda ng lansones, kaya mas minabuti na rin namin na bumili para makatikim na. Habang nabiyahe pabalik ng pier, kami naglalapang ng lansones. Pasok na natin yung ating sasakyan sa ating barko. Ayan na yung barko natin. Nandun sa... isa. Kabila. Mamaya pang alis niyan, 4:15. Habang naka-standby pa ang barko at hindi pa ito paalis, ito ang pagkakataon namin para mag-taping kasama ang mga crew. Medyo na-late pa nga kami ng dating dahil sa dami ng mga inisikaso namin sa hotel. At pagdating namin dito ay kompleto na sila lahat at nakasuot na lahat ng kanilang mga uniform. Nung mapagmasdan ko ang bawat isa sa kanila, hindi ko alam kung talaga naghanda sila at parang may mga makeup o sadyang magaganda lang talaga ang kutis nila. Share the love sa kabataan, share the love sa kalikasan. Tara na, tumulong tayong pag-. Ganito ang pangkaraniwang drama sa likod ng kamera na inyong mga napapanood sa amin. Pero teka, parang pangit ah. Masyado tayo nagtipon-tipon sa isang lugar. Punta tayo sa iba't ibang part ng barko at dagdagan pa natin ng mas maraming saya yung ating mga facial expressions. Share the love of Mindanao. Sama ka sa bayanihan. No better time than now to share the love. Ipakita mo.
kita mo. Share the love. Ibahagi mo. Let's change the world together. Make billion lives much better. Share the love. Ginawa ko po ito para ipakita sa inyo kung ano talaga ang mga kaganapan sa likod ng camera. Muli po ang aming pasasalamat sa lahat ng crew ng Super Shuttle Ferry 17. Sa maiksing panahon na tayo nagkasama-sama, ay naramdaman namin ang saya at ganda ng inyong samahan. Kaya maraming maraming salamat po sa masayang memories. Hanggang doon sa tayan. Okay, tapos na ang ating shoot. Pagkatapos namin sa pier, sunod naman namin pinuntahan ang Agis Sports Lagoon. Hindi ko alam na meron palang ganito dito. Si Nikki lang kasi ang nag-search at yun, may nakita na naman siyang bago. At hindi niya pinalampas sa sumakay doon sa parang fast cut na ditipa na bangka na yun. Dahil ito ang trip ni Nikki, syempre pati ako napasabak na rin. Kasi hindi naman daw pwedeng mag-isa lang pagsakay doon. Ito ang mga simpleng bagay na hindi natin pangkaraniwang ginagawa sa araw-araw. Kahit sa ibang paraan, pwede rin naman tayong masubukan ulit ang maging bata. O diba? Para kaming host sa Metro Channel. Sunod naman namin binisita ang Katunggan Park. Ito ay isang boardwalk at lagi ko to napapanood sa TV. Malinis ang ilalim ng tubig at makikita mo rin na walang kahit isang basura. Talagang napanatili nila ang matinding kalinisan dito sa Isla ng Kamigin. Alam nyo, mangroves po ito ha, bakawan. At karamihan po sa mga bakawan na mga napupuntahan ko, may amoy. Alam niyo po ba yun? Yung mabaho, parang amoy lupa. Yung kung tawagin po kay Naniki sa Quezon, lalao. Yung nahawig po sa amoy ng utot. Pero dito, wala po kayong maamoy. Talagang pawang sariwang hangin lang ang inyong malalanghap. Ito lang muna ang napuntahan namin ngayong araw at ngayon ay pabalik na muna kami sa hotel para makapagpahinga. Pero hindi ko na muna pinababa yung drone para kahit papano ay mapakita sa inyo kung ano ang aming dinadaanan bago kami makarating sa aming hotel. Kitang-kita din mula sa taas kung papano nila napangalagaan ang kanilang kalikasan dito. Talagang wala kang makikitang kahit konting kalat lalo na sa kanilang karagatan. Pero habang pabalik kami sa hotel, naisipan namin na bumili na muna ng mga kakain at mga magagamit namin habang andito kami. Ito ang bayan ng Mambahao. Parang ito ata ang pinakang sentro nila dito. Downtown Kamigin. Hoy, andyan ka na rin lang. Abat, oo nga. Dapat natin puntahan na at matikman na natin ang pastel. Sa ngayon ay medyo nahihirapan kami makita kung saan nga ba yung bilihan ng pastel nila dito. Pero maya-maya lang, makikita din natin yan.
dito, tayo ngayon sa pinalasikat na kakadid dito sa kapigil ng pastel para pa sa loob. At aba, teka, palis na nga kami nang meron pa akong nahagi pang aking mata, ang aking paboritong tablea. At dahil nasa kamigin tayo, aba, syempre, volcanic soil, malamang masarap to. Wow! Ede, wow. Yun nga po palang tunog na inyong naririnig, eh kasama na po yan sa buhay namin sa pagbiyahe. Yan po ang tunog ng aming Isuzu. Sa aming daan, pabalik ng hotel, ay madadaanan din ang airport ng Kamigin. Sir, ba? Ako ba yung nakakala tayo? Maraming tang dyan? Sir, kaya ito! Sir! Ah, ilang muna isa! Wala ka tayo itong pastel na. Pastel, anong flavor to? Yema, original. Yema, original. Ito yung loob niya. Oh, yema, power na ba yun? Yema, palaban. Yema, sarap. Madaming laman. Teka. Ay, ako mag-go. Masapay may kape. Pwesti yun. Tinangkutay lang kung ano yung gusto ko ay. Masapay may kape. Mamaya. Ay, ay, ay. Ay, wala ko nga, ano yung nakapay yung kwarta? Wala ko yan. Ito. Ano saan bilang? Kung kaya na ako mabili ko. Isa pang product ng Kamigin. Tamblea. Hindi lang pala yung pastel ang product nila dito. Ako mahilig talaga sa chocolate, lalo na yung puro, mapait. Tikman. Kulo na ito, babe. Oo. Oh. Pero wait lang. Ha? Wait lang, hindi sa coffee ka, guys. Kumala na siya. Yan ang mga pata. Ayan. Kito na tableya? Ha? Tableya. Gusto mo? Kau, Red. Mm. Parang ano siya, okay. Patingin. Kamo. Dapat konti lang tubig. Pag-aaring mo to. Oh, hindi nakakita ko kayo ng mabili. These are 3 tablets. Oh. Oops, ayan. Ha? Ano pa again? Hindi lang pala itong pastel. Ang masarap din sa Kamigin. Sabi nila, pati itong chocolate. Siyempre, volcanic. Kasi titikman to nila, no? Ninabi kami Pilipino sa Libre at Maverick. Titikman to, ewan ko lang kung masa. Ganito ang pagkaraniwang eksena namin dito sa loob ng aming tinutuluyan habang nag-e-edit pa ako. Matagal-tagal akong mag-e-edit dito kaya malamang sa mga susunod na araw pa kami makaalis. Hindi ba nakaalo? Palpitate ang haabuti natin dito, Nicky. Tipa mo. Tingnan mo. Tablea plus pastel dito sa Kamigin. It's more fun in the Philippines. Sobrang saya ng activity natin ngayon. Magtumata dito sa kwarto at magkape at magchocolate. Yun lang. Magtumata sa kwarto. Nasa Kamigin. Ilang araw na kami dito? Dalawa? Dalawa. Dalawa.
Halos hindi kami nalabas, andito lang muna. Pahipahin nga. Tapos muna na-edit. Ipun na ako ng video, tambak na eh. Ay nang. Lansones ng Kamigin. Nagasukal ka rin? Salamat. Huwag mong dadamihan, nakakaloka lang ang lasa. Ikutin mo, ikutin. Masarap siya, malangis. Naglalangis, oh. Gusto ito pong ginagawa kong ito na ipakita sa inyo ang kono ng ginagawa namin dito ay ito po ang paraan ko para mapakita sa inyo at kahit paano makarelate po kayo sa halos 12 days na pananatili po namin dito sa Kamigin. At hindi ko na po ito may papakita rin po ng lahat yung pong halos araw-araw po namin dito kasi maiinip naman po kayo. Maya-maya lang po bago po matapos yung video ay doon po namin maipapakita sa inyo yung pong mga pupuntahan nating tourist attractions. Siya ng pastel. Para siyang pangkaraniwang dinner roll yung mga nakikita at sa SNR. Mas pag binuksan mo siya, yan, may ayun sa loob. Ito yung original na ano nila, flavor. May iba pang flavor. Lubot ko na. Pastel. Saka totoong chocolate. Oy. Checkers. Lab. Hindi ka makakain ito, hoy. Wala ko. Oo, siya yun ito. Diyos ang mati niyo. Yun pong inyong mga nakikita dito ngayon sa episode namin na ito, eh ito po talaga ang mga nangyayari sa amin sa 10 araw namin na pananatili dito sa Kamigin. Hindi po kami agad-agad nakapagdala kasi yun nga po, napakadami ko pa pong ine-edit. At hanggang ngayon po, nasa 10 o 11 days na po ata kami dito habang ine-edit ko po itong video po na ito. Eh, hindi pa rin po talaga kami makaalis-alis. Ganyan talaga yung aso namin na yan. Mas pipiliin niya muna makipaglaro kaysa sa kumain. Kahit pa dalawang araw mo huwag pakainin yan. Mas pipiliin niya muna magpahawak kaysa kumain. Ngayong gabi ay lalabas naman kami para maghapunan dito sa isang kainan sa kanto namin. Sa totoo lang, sa tinagal-tagal namin dito eh hindi pa namin talaga ito nakakabisado at napag-iikot. Si Rance lang kasi ang laging nalabas dito sa amin at naglalakad-lakad kung saan man dyan. Ang puro homestay pala to? Ito nag-check pa ako. Dyan kami kakain. Yung nakikita nyo nag-uusok na yan. Only rice daw dyan. Kaya kung mapapansin nyo, yung mukha ko, eh mas lumaki na kumpara dati nung alis namin ng Luzon. Alam nyo po, napakahirap po mag-diet, lalo na pag nasa biyahe kayo kagaya ng mga ganito.
Sobrang hirap po talagang umiwas sa kanin. Only rice daw. Ikaw din ka barbecue. Ano yan? Balon-balunan? Ah, yes. Yeah. Ano pa ito isa? Ito isa? Ito. Hot dog. Ito na chorizo. Ay, mga pagkaing hindi naman talaga masarap pag walang kanin. Kaya ano pa bang magagawa namin? Ay, busog na naman na para mas maigi pa eh hindi kumain. Sumama lang ang pakiramdam. Panibagong araw, panibagong umaga na naman namin dito sa Kamigin. At ito'y nangangahulugan ng panibago namang araw ng pag-explore dito sa isla. At dahil ito na ang pinakang kumbaga simula ng ating pag-ikot-ikot sa mga final destinations natin dito sa Kamigin, ako'y bumabati po muli ng Good Morning Luzon, Visayas, Mindanao at San Mang Sulok ng Mundo na may nanonood nitong aming video. Maraming salamat po. Ngayon po ang mga lugar na ating mga pupuntahan ay yung mga lugar na hindi po nangangailangan, hindi po ganun kaselan pagdating sa kuha ng kamera. Yung mga kagaya ng Talon, Hot Springs o kung ano pa man po, basta wag lang po muna dagat. Kasi medyo kulimlim po ang panahon at maapektuhan po ang kulay ng tubig at hindi po magiging maganda sa ating mga drone shot. Ito yung isa sa mga daan papunta dun sa hot spring nila. Ngayon, nag-aahon na kami papunta, papalapit doon sa Bulgan. Dito ka tayo ngayon sa pana ng Mount Ibok-Ibok. Ito yung kanilang hot spring dito sa Kamigin. Tara, pakita sa loob. Ito po ang totoong ambience ng Kamigin. Kalmadong kapaligiran, kaya mas pinipili ko po na masyadong raw ang mga videos na ipakita namin sa inyo. Mga tunog ng galaslas ng tubig para bang sinasabi sa amin na magpahinga muna habang malayo kami sa katotohanan. Ambience na kahit kailan eh hindi namin makukuha sa syudad. Hindi man kami makapaligo, kaya din naman na lang namin ang agos ng tubig. Matapos dito sa hot springs, pupunta naman tayo sa iba namang part. Hindi ko alam kung saan kami makakapunta. Saan na susunod? Bahala na, depende sa weather. Pag maganda ang panahon, pag maganda ang taas, saka ang tubig, kukuha natin White Beach ngayon para maganda sa drone. Talagang napakadami pong dive spots dito sa Kamigin. Mamaya, susubukan natin para makita natin ang ganda ng ilalim ng karagatan nito.
habang kami namamasyal na taon pala na piyesta ng bayan ng Mambahaw. Timing na timing ang aming pagbisita. Ito naman po ang daan papunta sa Katibawasan Falls. Meron din silang parang mga ano po ito? Dragon fruit ba yun? Habang papalapit kami ng papalapit sa Katibawasan Falls, ito ang bubungad sa amin. Ladies and gentlemen, presenting Katibawasan Falls. Unang sulyap ko pa lang, masasabi ko na agad na mabibilang ito sa isa sa pinakamagagandang talon na nakita ko dito sa Pilipinas. Oo, mas nauna pa yung drone na makita ang Katibawasan kesa sa amin bago pa lang kami papasok. Nang makita ko ng personal nang malapitan yung falls mula dito sa baba, masasabi ko na naman na kulang ang sinasabi ng camera. Hindi po ganyan dito sa personal. Talagang nakakamangha ang ganda ng talon. Meron din kaming bagong nakilala dito sa pamamasyal namin sa talon na ito. Nagpunta na rin sila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at talagang sila'y napahanga din daw sa ganda nito. Maraming salamat po sa pagbisita sa bansa namin and welcome to the Philippines, Ma'am and Sir. Talagang totoo nga ang sinasabi ng ating bike wanderer na si Sarlene, meeting strangers along the road. At mamaya pag-dive namin sa ilalim ng karagatan nila, baka naman learning a new skills na. Sa daan namin pabalik ng Kabayanan para pumunta sa Mantigi Island ay nakuha ang attention ko ng drawing na ito sa isang pader. Dito pala ginagawa yung aking namasarap na tsokolate na binili ko sa bayan. Po sa bayan, doon sa bilihan ng pastel. Namasarap ko, ma'am. Yan. Ano, kasama ko ang may-ari nito. Yung sinasabi kong masarap, hindi ko na-expect na siya pala, yun ang picture, nandito pala si nanay, oh. Maraming salamat. Opo. Ang sarap po ng chocolate niyo. Masarap yung ko. Nandito ang lansonis namin, bigay ko lang sa iyo. 1%. Ito pala, oh. Itong mga sikat na to, itong mga tatak na to. 1-3 ang kaso, lahat, puro bulik. Puro bulik, sir. 1-3, isang box sa lansones dito, sa kabigin. Kay nanay pala to, tong box na to, itong nakikita ko na to. Meron ako ay si Kwate. O, tikman mo. Kuni isang din. Mabuto na! Mabuto na! O, si nanay pala yung nasa picture no si Kwate na binili natin. Saan kayo makabili? Doon po sa bilihan po ng pasalubong. Ah, so yun, pap. Opo. Tapos nakita ko dito, sabi dito palang gawaan ito. Ah, sa nanaw. O,
sananaw akin yan na tabli galing yan dito. At saka ito ang ano, pasiniti ko. Opo. So sa inyo po pala ito, itong mga nakikita namin lang solid sa ganyan tatak? Ah, hindi. Ah, sa talaga kami din po talaga yan. Binili ko para dito makabili po ang iba. Ah, opo. Para one stop na lang po sila. Oo. Bali, magkano po ang per kilo ng lansones dito sa Camiguin? Sa Camiguin, yun 60, mayroon 50. Hindi po sa kagandahan. Pero pag yun ang pumpo, 1-3 lang yan, bigay ko sa'yo. Kasama na dyan ang box. Kasama na. Saan kayo nag-stay? Bumulanos po. Sa Buholan, doon. Saan may Buholan? Sa may Mambadyo po. Ah, okay. Oh, tama to. Legit yan, ha? Legit yan, oh. Sinanay, oh. Sinanay, oh. Legit yan. Maswerte kami na nakita namin. Sinanay, siya mismo bumungad sa akin. Sayang, hindi nakita ng camera yung pag-high niya sa akin kanina. Ang ganda lang yung high niya, ha? Talaga, ano, mapapabili ka. Hindi ka mo naman, masensya ang negosyo, oh. Sige, katatao, mungod ka. Kailingin ka dito, so, hi! Diba? Ganyan lang pag negosyo, hindi makabuo mo, ha? Oh. Masarap ito. Apple mango. Apple mango. Tiyan mo, bumili lang tayo. Meron pa tayo bonus. Mm-hmm. Apple mango. O, bigyan mo ng isang apple mango. Nandoon siya. Sarap. Tamis. Kasi presko yan. Galing yan doon. Nag-harvest kami. Harvest na ano dyan, ha? Ice choco. Bigay ko sa'yo. Sample yan. Sa Ice Kwape ng Mama Jita Tablia. Yan. Ano? Dahil daw yan doon sa pagkaway niya, tapos huminto, yung paghinto natin doon na kumaway siya, yan ang premyo. Kasi, hindi ako mabila ng 500 grams kung hindi ka bumalik dahil sa high. Dito, sir. Maraming salamat. Mama Gita, oh, chocolate. Dito sa Camiguin. From Volcanic Soil. Tikman. Kasi walang additives. Oh, walang additives yan. Si Nanay mismo ang nagsabi niyan. Hoy, aba malamig pa. Kumain niyo na. Okay, malamig pa. Tingnan niyo. Legit. Lansones ng Camiguin. Diba? Buwig-buwig, oh. 60 pesos, may 50 pesos, ganun ang presyo dito, per kilo. Yan, nabigyan din kami ng pagkakataon na makita ang ilan sa puno ng lansones dito sa Camiguin, ni Nanay Gita dito. Yan, ito yung kanyang farm. Cacao farm. Itong mga ganitong pagkakataon, hindi ko na-expecto. Hindi kami talaga nagaganto, pero ito, oh. Ito ang dryer. Yan. Ito ang dryer ng cacao. Ayan. Oh. Ito yung ating cacao, pinapatuyo pa natin. Bago siya maging chocolate. Ito yung dryer ni nanay ng cacao para maging sikwate. Kasi nakita ito po. May garden pa yung si nanay. Upo. May paupo si nanay. Upo. May upo na si nanay. Malaki na yun. Ayan, dami mo. Ito. Ito, may lansones dito pero maliit pa. Bira rin na nakakagawa nito, ha? Dahil sinasabi sa bayan na ang mga puno na lansones dito sa Camiguin malayo. Pupunta ka pa doon ng bundok, aahon ito. Nasa harapan na ni Nikki ngayon. Ito, baby pa lang siya. Baby lansones. Maliit pa siya. Pero at least nahawakan mo, pahawak ako sa puno ng ano, lansones sa Camiguin. Wala naman. Taga Paete, Laguna ako, yun lang nahawakan ko.
baby pa. Maliliit pa. Nasaan dyan? Ito, lahat yan, mga lansones, pero maliliit pa. Ito, may... Mayroon ng malaki, oh. Oh, yan, no? Okay. Pwede ka na kumanta ng kanta sa biyahe tayo. Nalasap mo na ba? Ang lansones ng Kamigin. Ang lansones ng Kamigin. Para mas ma-feel natin yung pagkain ng lansones na galing dito. Iba man yung nakita natin ng puno nila, di ba? Ito yun. Nahawakan ko din. Gusto ko talaga makahawak ng ganito. Ay, mahahawak tuloy. Gusto ko sana makakita. Nagtatanong-tanong sa bayan, kaso malayo. Eto, nagkamera kami ng pagkakataon. Ito ngayon, oh, buti lang, ang bait ni nanay. Pinapasok kami sa farm nila. Kailan po kayo dito? September 1 pa po. Kasi nag-e-edit siya ng video. Oh, shout out po kay Nanay, ha. Napakabait po niya. Siya po ang talagang ano ba to? Paano ko sabihin to? Pasensya na, wala akong script, ha. Hindi ako gaya ng iba na nagsusulat. Ako po ikaw na lang masabi ko dito sa aking voiceover. Si Nanay po talagang ano, bukas na bukas ang kanyang kalooban na i-tour kami sa Lansonesan at talagang napaka-very accommodating po niya. Kaya maraming salamat po, Nay. Kung nanonood ka, ha. Thank you po sa inyo. Meron din sila ilang ano, Nikki, oh, Koi Farm. Malaki to. Okay. Gabinti mo, laki, oh. Okay, tingnan mo, oh. Aba, Nikki, ano at yan? Kaya pala hindi na siya nasagot sa aking pakikipag-usap sa kanya kahit kung ano ng mga sinasabi ko dito, eh wala akong natanggap kahit isang sagot. Okay, ang gagawa mo dyan? Masyado mo naman sinaguna ang iyong pagkakataon dito sa Kamigin. Talaga legit yan, ha? Oh, puno dito, nakatirik mismo. Sa lupa ng Kamigin, inakyat ni Nikki. At siya mismo pumitas. Nikki, walang kawala yan. Sure yan. Hindi madadaya yan. Okay, sure yan. Hindi madadaya yan. Sabihin pa... Oh, yung dalawang piraso na yan, siguradong hindi... Oy! Yung dalawang piraso na yan, sigurado. Na galing Kamigin, hindi ka ma-jo-joke. Ba? Original yan. Ako nagputin yan. Nagkakaya ako ito. Ito, ang talagang 1,000% sure na talagang galing Kamigin, hindi yung joke. Kasi talagang si Nikki po ang pumitas sa puno. Oh, wala pang ano, wala pa isang minuto na napipitas. Wala pa. Galing sa puno. Kaya sobrang fresh niyan, G. Lansones from Kamigin, oh. Yan. Oh! Ato ko. Hindi pa. Matamis siya. Meron pa isa. Meron pa. Aki masa pa dito. Hindi po. Okay lang po. Ako lang po. Para hindi ako pamihirap. Wow. Nikki. Wala. Tapos na. Wala na ako. Magkabiro ka, Nikki. Makapitas ka ng ano, ng... Totoo na lansones ng Kamigin. Thank you po. Original. Yeah, daw. Service din ako si Ate. Yeah, bisita mo. Oh, bisita eh. Bisita. Thank you po. Bisita. Oh. Yan, no. Sa pangalawang pagbisita namin dito sa farm ni Nanay Gita. Nanay Gita, oh. May pamerienda, may pamerienda pa si Nanay, oh. Cold chocolate, saka cake. Oh, ano cake to? Masarap. Masarap to. Baka gawain nila to dito. Ayan, si Nanay. So, ngayon pumunta tayo sa ano, doon sa plantation ng kakao. Mas masarap uminom pagkita mo kung saan pinanggalingan ito. Pagkita mo yung kakao. Oo. Mas masarap. Mas masarap uminom nito. Mm. Pagkita mo, yung may-ari. Yes, ang ganda. Oo, di ba?
Joke lang yan, ha? Hindi, hindi po. Totoo yan. Kasi, maano pa. Maganda na, mabait pa. Yes, totoo yan. Ganon ang mga tauhan dito sa Tarlene. Oo, oh, diba? Diba? Provinciana. May punta kami dun sa farm, dun sa may kakao po. Doon? Oh, sige, punta kayo, no? Para punta tayo sa farm. Punta tayo, tayo sa farm. Oh, punta kayo. Mas masarap uminom ng ganito pag kita mo kung saan pinagmulan, diba? Norma, kuwan ako mo siya. Sito, inong sito sa kakao. Ayun pa ako magkakupan. Gusto mo. Okay. Bakit hindi naman yun? Punta namin yung mga puno ng kakao nila dito. Oh? Hindi ako magsalita, makapagsalita kasi hindi ko maikot yung camera. Ang ganda ng farm ni nanay, halo-halo. May lansones, may kalamansi, may saging, may mga bulaklak. Hmm? Laki ng lupay ni nanay. Ito yung mga kakao. Ay, yung maliliit yung kakao, tapos ito yung mga lansones. Ganit ito, lansones. Lansones to, lansones. Lansones. O, katayin yung kitaon dito. Pinakain yun. Katulad yung kinain natin doon. Tapos ito yung kalamansi ni nanay. Yung kalamansi. Lapit na ako makapagsalita. Inubos ko lang doon. Ito po yun. Tapos ilipat doon sa kabilang farm. Ito, yung, oh, yung kuhaan yun, kakao. Yung malito, may bunga. Yung kakao yan. Oh, kakao, kakao, walang bunga. Yun. Pero, mayroon bunga. Ayan. Mayroon o, may limonsito. Ito mga puno ng kakao. Yung maliit, may limonsito, mayroon o. Kamalimonsito. Ito po. Parang himuno ng Diyos. Ganito na. Basta may tiniko. Ano po ito? Nakakain din mo? Ano juice. Po ito? Yung Diyos. Eh? Iwan ko anong pangalan to? Diyos daw yan eh. Ang Diyos? Pang Diyos. Baka yung pomegranate. Aba, pomegranate. Ito, mayroon pa oh. Palagay ko naman hindi pomegranate to ha. Hindi, wala akong alam dyan pero sigurado hindi to pomegranate. Bayabas. Bayabas. Yan. May bunga na oh. Bunga? Ano po ito? Bayabas? Ba't ibang kulay? O ganyan talaga yan? Bakit po ibang kulay? Ganyan yung kulay niya. Iba-ibang kulay. Ah, ganyan ang kulay ng bayabas dito. So dito sa Camiguin, ang kulay ng bayabas ay kulay brown. Yan. Tapos ito, itong prutas ito, ewan ko ano to. Diyos daw ito sa... Walang, hindi ko alam ang pangalan yan. Walang makapagsabi kung sino ito. Ano ba ng klase prutas yan? Nikki, ikaw palagay mo ano yan? I think pomegranate talaga ito. Ah, yun ang pinakamaling sagot na ang ginawa mo. Tapos dilipat natin. Doon sa farm niya, dami yung bunga niyo. Sa kabilang farm pa daw, may mga iba-iba. Nasa kabilang farm pala iba yung iba isa. Pa. So ito yung mga pinapalaki lang bago i-transplant. Transfer. Yung taniman ng kakao na doon sa kabilang farm ni nanay. Bongga, big time. No? Kailangan kaya tayo magkakaganto, Nikki. Marami-raming, napakaraming pader na SMDC ang kailangan natin butasin. Para magkamayang tanong ganito. Para po doon sa mga hindi nakakaalam, ang trabaho po kasi talaga namin ay magawa po ng mga cabinet, mga shower enclosure sa mga condominium sa Maynila. Bonggabilia, orchids. May orchids si nanay, orchids. Dito mahilig sa orchids. Orchids, yan. Ayan o, may mga orchids din. O, 500 daw isa yan. Orchids, 500 daw isa. Yan. San tindig, 500.
Napakasarap na tableya niyan. Saka hindi siya matagal matunaw sa tubig, ha? Tunaw siya agad. Ilang sawa niya si nanay, oh? Oh, matamis na. Super tamis ang mansonis namin sa Camigil. Walang makapantay. Ay, opo. True. To, tamis. Yung kanina, galing sa puno. Walang kadakta-dakta, eh. O, ito sa mga viewers, hindi ako nag-OA, ha? Talagang totoo. Wala talaga. Hindi siya yung madakta. Yung parang malagkit. Hindi. Tapos, yung buto, nginuya ko, may pait pero hindi ganun kapait. Dito ko lang nalaman na ang lansones pala, nakapipitas lang sa puno, eh ang balat niya, kalas doon sa laman niya. So nakukuha mo siya ng bilog. Tapos, hindi siya yung ganun kalagkit. Halos wala nga siyang dakta, eh. Opo. Ano, tuloy na kami dito. Balik na kami sa hotel. Nay, maraming maraming salamat to, ha. Ingat sa biyahe. Opo, salamat po. Thank you po. Salamat po sa mainit na pagtanggap. Opo, ate, maraming salamat po sa pag-tour, ha. Kasi guwapong-guwapo. Ay, guwapong-guwapo. Mas mukha pa ang bata si nanay sa atin. Tingnan nyo, ay, susumin natin, ha. Oh. Wala tong filter, ha. Oh, banat ang mukha ni nanay, ha. Oh. Di ba? At hindi pa yun. Tingnan mo, ha. Oh. Yung... Nako, senior na. Yung ibang logo ng mga nakikita nyo sa ibang mga brands, medyo malayo sa katotohanan. Pero ito, ha, lalapit ko sa inyo, ha. Ako, nako, nako. Hmm. Ako? Tiyan mo, ha. Pagmasahin nyo mabuti, ha, na. Hmm. Kamukhang-kamukha, di ba? Siyang-siya. So talaga legit na legit. Mas masarap uminom nung tableya ni nanay, lalo para sa akin ngayon. Kasi, nakaharap kayo mismo may-ari. At saka, napakabait. At talagang kitang-kita nyo naman doon sa pinapakita namin sa inyo kanina, na talagang napaka pulido ng farm ni nanay. At hindi lang yun, napakadami meron dito. Opo, sige po. Production namin sa sunod. Ito yung production ni nanay. Oh? Employees only. Oh, employees only. Isa na naman panibagong ano, experience namin to. Makakapasok kami na naman sa isang lugar na hindi naman talaga pangkaraniwang pinapapasukan sa ibang tao. Raw materials. Yeah. Store doon na guys namin. Mayroon kami native at saka UFA-10. Ito ang mga cabinet namin na para sa mga employees. Hmm? May glasses at saka ano. Ang linis oh. Tayo ni naman no, napaka-systematiko nung gawa ni nanay. Tingnan mo naman. Ito mga sapatos. Napakalinis. Pagdating dito. Ito, mga sapatos. Andyan. Ito ang... O, oh, iwan ang mga chinelas. Pero yung chinelas, ikaw. Hmm. Oh, ito ang rooster. Yan ang kanilang rooster ng kakao. Ito ang winwear, racket. Yan. Ito, makikita mo pa yan. Oo. Ito? Ito ang grinder namin. Isa po ako ng beneficiary sa UST, sa sit-up program. Sa UST po, Nay? DOST. Ah, DOST. Isa po ng beneficiary sa kanilang sit-up program. Ah. At ito ang aming... molding area. Ayan, molding area. Oh, dito po minomold yung kakao? Ipag chocolate tablet na dito eh. Oh, ito. Sa molding. Ito yung mga molding nung ano nila, oh. Oh, ito, ganon. Ito eh, ano, sa molding. Ilagay ang mga... Dito nilalagay yung mga tableya. Dito minomold. Ito packaging area. Ayan, packaging area. Ayan, ito na. Ito na ang pinakang final part ng production nila. Ito ang packaging area. Dito ang mga packaging area. Yan o, yan yung mga 500 grams. 1 kilo. Exit. Ah, ito exit na. At ito ang finished product. Ito ang finished product. Ito ang finished product. Dito na ang finished product. Oh, yan. Finished product. Wala nang sulot. Kaya naalin. Ayan, ano na, na-pick up na iba. Oo. Puno ito nung nakaraang punta namin. Oo. Lahat ng, ano,
makikita yung show ng video po, no? So ngayon, pinangkat na nung mga... Ay, oo nga pala, nakalimutan ko pong sabihin. Pangalawang balik na nga po pala namin to. Pansinin nyo na lang po yung mga suot po namin damit para malaman nyo po yung kung alin po yung pangalawang balik namin. Bumalik po kami dito kasi naubos na po yung stock ng lansones namin sa kwarto at saka po yung aming tableya. Ito, ako din ang ano. May award pa ako. Ayun, si nanay, o. Cacao growers. Ako din ang outstanding sa cacao. Wow, oo, oo. Halata naman pati sa farm ni nanay. Napakalago. Maraming salamat. Opo, maraming salamat din po, Nay. Sa inyong ano, talaga napaka init ang pagtanggap sa amin. Talaga may pa cold chocolate pa yan, may pa lansones, may pa cake. Susunod na natin pupuntahan ang mga napakagandang katubigan ng Kamigin. Mga islang may mga nagpuputi ang mga buhangin at buhay na buhay nilang karagatan. Ngayong araw ay asul na asul ang kalangitan at ito ang perfect timing sa atin na pumunta sa Mantigi Island. Kailangan mo ulit ipakita ang iyong QR code na pinagawa bago kayo pumunta ng Isla ng Kamigin. Pumunta tayo yung Mantigi Island. Mag-i-rent tayo ng ano, snorkel. Producer Rama, ito lang po yung press. Mouthwash po, antiseptic, perceptive. Pasakay na kami ng bangka papunta sa Mantigi Island. Ang rate ng boat nila dito 750. Good for 6 packs. Mura ha, hindi mahal mamasyal dito sa Kamigin. Ayan, pasakay na kami ng bangka papunta sa Mantigi. Ganito pala ang style dito. 15 minutes lang doon tayo sa Mantigi. Hindi pa nakakakita ng pawikan. Baka makakakita pa ngayon. Sabi ka kanina meron pa. Halos 15 minutes lang ata. Ito ang sumalubong sa amin. Ang inyo pong nakikita po sa aming mga drone shots sa lahat po ng kuha namin eh hindi po color graded. Hindi po namin ugaling mag-color grade. Ang gusto po kasi talaga namin ay mapakita sa inyo sa pinakamposible na maaari yung talagang kung anong nakikita namin dito sa abot ng aming camera. Ayan po si Nikki, o tingnan nyo naman. Trip na trip gayahin si Ann Curtis. Kainitan ang dating namin dito sa Mantigi Island. Yan. Ano, punta tayo dito sa ano? Turtle? Kami ngayon dito sa spot na yung
turtle sanctuary nila dito. Kainitan. Nandito kami pero napakaganda sa paligid, oh. Gumula daw sa dulo eh, papunta dito sa ano? Lalanguin namin tong habang to. Paano pag makakakita? Pauwi ka dito, hindi nga pala pwede may salamin sa ilalim. Contact lens. Very wrong. Di. Bye. Oh, mamaya na kay kuya. Alam ni kuya. Yan, alam niyo sila simula dun hanggang dito. Ano yan? Magdadive na kami. Sana may makita kaming pawikan. Dito tayo sa Turtle Sanctuary ng Kamagin. Napakaganda ng paligid. Sayang lang wala tayong case para sa underwater nung malaki nating camera. Mas maganda sana kung yun ang gamit natin. Kasi mas magiging realistic po ang inyong mapapanood. Sa ngayon po, ang gamit po natin ay action camera lang. Kaya bawas na bawas po ang quality compared dun sa ibang part na napapanood niyo po sa amin. Ah! Agad ka dito, ayoko na buwi! Di ba ito na? Gusto mo ka? Dito na, dito na ako! Pagkatingin ko sa ilalim, matakot agad ako nung makita ko yung asul na yan. Nakakatakot, parang may lalabas na kulay puting pating. Pero pagtingin ko sa ibang side, yung takot ko bigla na lang napalitan ng emosyonal na pakiramdam. Nakakaiyak pa lang makakita ng pawikan sa ilalim ng dagat. Alam niyo, napakalaki niya sa personal. Hindi ganyan na nakita ko. Pinilit ko siyang lapitan para mas mapakita sana sa inyo ng mas malaki. Pero hindi ako mura. Hindi umabot ang lamay ko. Napakatuling pala ng pagod sa tubig. Nung makita ko ang liit natin sa papawid, napakaliit natin sa mundo. Sino tayo para tayong sumira dito? Sa marinig mo kay Nikki kung paano naghahalo ang kanyang saya at emosyonal na pakiramdam.
Pati nga si Mickey ay naluha nung makakita ng pagong. Talaga nga ata nakakaiyak makakita ng pagong sa ilalim ng dagat. At makasabay mo pa silang lumangoy na para bang nakikipaglaro sa'yo. Sa totoo lang, hanggang sa pag-i-edit ko nitong video na to, hindi ko mapigilan na maging emosyonal. Parang papatak ang luha ko. Wala man nagturo sa akin ito sa ilalim ng dagat. Pero pagkaahon ko, parang mas lumakas ang karga sa loob ng pakiramdam ko na pangalagaan ng ating kalikasan. Hinahabol ko yung pawikan eh. Matuling pa lang, pawikan sa dagat. Tanga kay pawikan yun eh. Hindi ako umubra eh. Hingal ay inabot ko doon sa pawikan. Kala ko mabagal ba, nung nasa dagat, matuling na ba? O, tingnan mo dito. Tingnan mo dito. Sa may gitna. Lumutang pa nga ng ulo eh. Yan. Hapon na. Nandito pa rin kami sa Mantigi Island. Sobrang ganda ng ilalim ng tubig nila. Napaka... buhay na buhay ng marine life sa ilalim. Hindi kami lumalayo dito sa Pangpang ha. Nandyan yung mga isda, yung mga pawikan, nakikipaglaro sa amin kanina. Hindi ko lang nakunan kasi nagloko yung ano, yung 360. Pero sina Nikki, nakita ko nakita. Sa malaki sa may paa ko kumakain. Kumain pa daw sa may paa ni Nikki kanina yung pawikan. Ako hindi ako talaga mahilig mag-swimming, pero kung ganito naman ang ilalim ng makikita, eh, mawiwili ako nitong style na to. O, nakikita nyo ba kung gaano kapinot na puti ang buhangin na yan? Napakaganda dito. Kulang na naman na sinasabi ng camera. Kung nagagandahan po kayo sa video, eh, mas maganda pa ito po talaga siya sa personal. Na hindi natin malimit naririnig sa mga travel. Ngayon, uti-uti na siyang nakikilala talaga. Hindi man siya ganun kadami pang tourist kagaya nung iba, pero isa ito sa talagang kumbaga pinakang the best spot na napuntaan ko dito sa buong Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit tayo dinadayo ng mga turista nagmula pa sa ibang bahagi ng mundo. Tingnan niyo ang kaganda ng bansa natin. Ngayon, uuwi na kami. Babalik na kami sa tinutuluyan namin. At sigurado ito lugar na to, balang araw pabalik kami. Sa totoo lang, hindi ko mapigilan na maging emosyonal dahil sa mga nakita ko. Ako hindi ko ugali ito, pero napapawish ako para sa lugar na to. Wish ko na sana mapanatili ang yaman ng lugar na to. Sana huwag silang masira at para maranasan pa ng mga susunod na mga henerasyon. Sana forever mapanatili ang ganda ng mga lugar na to. Sana walang magbago, kahit kailan. Nilalaro kami ng mga pawikan kanina. Hindi ko lang nakunan kasi nagloko yung 360. Hindi pa kasi ako sanay gumamit. Pero... kita naman doon sa drone shot kung gaano kadami talaga ang mga pawikan sa ilalim. Ang ganda oh! Ito pala ang dahilan kung bakit tayo dinadayo ng mga international tourist. World class Pilipinas! Ang ganda ate, maraming salamat po! Kailangan na ulit natin magbutas na maraming pader ng SMDC dito. Sobrang daming pader na SMDC ang kailangan natin butasin.
Dito na ulit kami sa mainland. Balik na ulit kami na sasakyan. Talagang hindi lagi na lang may product inclusion. Ah. Kaya Starbucks. Baka naman. Tindi rin talaga nito. Okay na. Worth it siya. Kahit nawala yung hika ko, worth it siya. Bilib na bilib talaga dito sa akin na to. Salamat sa pag-ikot sa amin nang walang sakit ng ulo sa buong Pilipinas. Wow! Gabi na nang dumating kami sa bahay. Tara na, ano oras to? O yan. Kain na na! Papunta na kami ngayon sa kakainan namin ng surol. Palabas na kami. Utom na. Alam niyo naman kami, intermittent fasting. So ngayon lang kami kakain. Dobot. Buksan pala natin mamaya isang ilang. Hanapan mood kami ng kakainan. Grabe. Kami dumating dito September 1. Tapos ngayon, anong petsa na? 9. September 9 na. So isang araw pa kami uuwi. So ilan tayo? Ganito tayo katagal dito? 10 days? 11? Yung 2 days namin naging 10, 11 days. Paano ka naman hindi magiging 10 days or 11? Kaya sarap matulog dun sa kain natin. Parang amin yung bahay. At saka, ang maganda dun, brand new. Bagong bago, amoy bago pa. Yung lahat, unan, kutsyon, yung kulay, UCR, bidet, lahat bagong bago, parang bagong tayo. Hindi, as in bagong bago. If I'm not mistaken, April ata sila nag-open. April? Oo, alam ko. Pero kahit hindi siya bago, halimbawa hindi siya bago, yung instruktura niya ay maganda. Modern kasi siya, yung itsura niya. Nakaka-relax yung ambiance. Oh, relaxing yung ambiance niya. Napakahalaga na may bakuran, may maayos sa parking. At saka yung parking niya, makikita mo dun sa pintana mo. Kasi andun lang siya eh. Ang ganda pati ng ambiance talaga. Yung garden niya. Hindi yung kagaya na iba na parang mandidiri ka. Ito talaga napaka-relaxing. Ganda. Kinat ko yung video kasi naninigas na yung ano ko, itong ganto ko. Ay, yung dibdib ko sa sobrang bigat. Dito kami kumain na butter chicken. Ayun, mas maliwanag. Ito, yan yung kinainan namin ng ano, butter chicken nung minsan gabi. Masarap yung butter chicken nila. Masarap yung butter chicken nila dyan, ha? Pero ngayon, ang hanap namin, yung kanilang surol, yung native na kakanin nila dito. Kanina ko lang nalaman doon sa gwardiya, yun pala, yung surol na yun, hindi siya basta chicken. Native chicken, manok Bisaya ang tawag nila. So yung main highway nila. Mas malapit sana tayo sa kainan kaso marami tayong makakasalubong na aso. O, umikot lang kasi kami dito. Kasi ang daming aso eh. Baka bakasyon na, maganda, patulog pa tayo. Ito yung kainan na lagi may nabibilhan ng manok dito. Yan. First time namin makitang maraming tao kasi mas maaga kami lumabas. O, lagi kasi kami late eh. Lagi kami lumabas sa raduhan. Ayan, natin ang upon. Saya ngayon dito sa kamigin. Daming tao. Ah, piyesta ba ngayon? Piyesta. Kasi na may parada. Ah, di ko alam. Piyesta pala ngayon dito. Sa Mambahaw? Mambahaw. Piyesta na Mambahaw pala ngayon. Happy piyesta, Mambahaw! The next month, happy piyesta buong kami. Kasi ano, ang Sonic Festival na nila next month. Season ngayon. Yung lason na binigay sa amin ni nanay ngayon, sa kanila rin galing yung lason na sa amin kahapon.
Araw-araw kami ha, kumakain ng lansones. Talagang tambak ang lansones namin sa lamesa. At walang natitira doon. Yung lansones namin kahapon na ano, iba yung ngayon. Yung kahapon masarap din, pero mas masarap yung binigay ni nanay ngayon. As in talagang walang kaasim-asim. Pero yung pating buto ha, mangunguya mo nang hindi mapait. Pero mas masarap yung pinitas ko. Siyempre, iba yung pinitas mo. Siya nung nagpita sa puno nun eh. Ito, dito tayo sa checkpoint ngayon. Dito tayo kakain. Kung may surol. Yan, wala dito no surol. Hanap ulit tayo kung saan pa meron. Pero ito yung ano, dating merong buffet breakfast. Kung makikita nyo yung vlog ni Lost One, ito yun. Dati meron pero ngayon wala na daw. So tingin tayo sa iba. Grape siya pala galit ako. Eh kasi naman, umagang umaga. Saan kami nakakita ng grape sa parang bago? Hindi kasi fresh eh. Di ba pinatingin siya ng kanina? Yung pala galing, ano, galing Davao. Galing sa ating fruit basket. Ah, dito tayo kakain. Dito may surol dito. Sure yan, nabasa ko yun. Yan. O, oh, meron nga, o, oh, diba? Hmm. Tampir. Okay. Saray. Meron ba? Yes, ayun, meron. Success, meron. Ayun. Dito tayo nakapagpo sa JR's Corner. Oo. Oh. Pang ilang tao yung serving itong soup? Yung soup po, good for 2 to 3. 2 to 3? Nandito. Okay, advance. So ito. Nakakita kami dito ng surol. Ilan ang pinuntahan natin? Tatlo? Three. Tatlo? Tatlo, puro wala. Buti meron dito. Dito lang pala akong makakita malapit sa accommodation. Malapit dito sa hotel. Walking distance na. Pansin ninyo yung mukha ko. Nung mga unang episodes namin, hindi ito nando kabilog. Tingnan mo naman. Dami ng calories. Hindi ko alam kung gaano kalaki nito aabutin pag uwi ko ulit natin sa Luzon. So, para gameplay kami dito, pakita ko sa inyo kung ang paligid dito. Tama, ka-relate kayo sa ambience. Boy na boy, di ba? Saya, no? Ganto, sa tingin ko talaga, restaurant. Ganto ang amigin sa gabi. Kasi may station. Hmm? Parang restaurant.
bar siya kasi may stage siya. Parang may banda siguro dyan pag may event sila dyan. Pwede. Mm-hmm. Ago. Isayang hilaw and Zoe. Aba. Nandito pa kaya sila? Hindi ko alam. Ba maganda maano yan? Maano makabudot. Teka nga. Mahilig magbudot siya. Alam mo yun? Nung nakita ko, teka, wait lang. Tingnan natin kung saan sila. Na, so roll. Miki, walang, kung hindi nakita ito, ano mong nangyayari? Oh, yeah. Meron pa tayo isa, ha? Ayan na siya, oh. Oh, ayan, native manok, chicken bisaya. Oh, muli po, ayan po si ano, Ren Sakino ah, ng San Narciso ay Quezon tuloy. Hindi na balik. Hindi na balik, nasa Visayas tayo. Ah. Ayan, hindi pa ito, wait. Yan po yung sorol dito sa Camiguin. Yan yung native chicken dish nila dito. So, tikman natin. Ano siya? Hindi na tanong siya. Opo. Binataan siya. Spicy daw talaga original ito. Kaya yun yung binili natin. Saka tama-tama mahilig ka sa banghang. Yan. So maliliit yung tibak niya kasi native chicken siya. Okay, tiba din. Kalasa siya ng mga alam. Kung alam niyo yung palaislaan sa Tayabas, Quezon, yung mga pangkaraniwan na ginataan yung manok, pero native chicken. Pero yung sauce niya, hindi ganun katik, na pwede mo siyang pigupigupin, hindi kagaya yung mga pangkaraniwang ginataan sa atin, na pag hinigup-higup mo yung tapaw nun, may hilo ka. Ito hindi ganun kawilid. Pero syempre, preno pa rin. Kolesis ito. Masarap siya. May ahang siya. Masarap. Wow! Rice! Kanin ito. Hindi po ito masarap kainin na walang kanin, ha? Pang-kanin po talaga. Yung lasang pagkaulam niya, hindi siya kagaya ng pwede natin kainin ng... Pwede naman, pero hindi masarap. Masarap dito, pero may kanin. Hindi siya malapot, pero sobrang creamy niya. Masarap siya, tapos maanghang siya. Tapos, wait lang. Malambot yung pagka... And as you taste it, Nikki, the chicken is so malasa, no? Because it's native chicken Bisaya. At saka, ano sa kanya, hindi siya matigas kahit native siya. So malambot talaga. Wow! Gusto namin matuto ng konyo para sa inyo paalam. Kung baka meron dyan sa inyo na nanonood, turuan nyo naman kami kung paano magsalita ng parang taga Ateneo de Manila. Can you guys make pasa the water? Alam niyo kahit na hindi pa nakakain sa ibang kainan dito ng Seoul, masasabi ko na their Seoul is beyond compare. Ubus na ubus talaga siya. Dalawa yan ah. At take note, nakadalawang rice yung diet na yan. Doon sa mga pupunta dito na naghahanap ng ano, sorol, okay yung kanila. Sarap.
ito. Sarap talaga. Eh, sobrang sarap. Hindi na kang makalakan. Ito yung tipo ng pagkabusog na parang mas mabuti pang hindi ka nalang kumain. Alam sa'yo, pabalik na kami sa ano, sa hotel namin. At doon ako mag-edit. So, isang araw siguro kami alis dito. At marami-rami talaga ako editin. Nakaka-stress din yung maipunan ka ng maraming file para bumuo ng isang episode. Ang hirap pala mag-vlog. Gusto ko lang remembrance, pero pag mamamasyal ako, mas maganda yung ano, yung walang ganto-ganto. Hindi niyo hindi po biro. Kung alam nyo lang, ang travel time namin nagiging times 3 times 4 sa tagal pag nagtitaping kami, para may pakita po namin yung ano, ng ramdam at pulido ang aming mga pinakikita po sa inyo. At saka magastos, kasi syempre kailangan mo ng accommodation. Oo, hindi naman kami kumikita sa YouTube. Gusto lang talaga namin itong gawin para remembrance sa aming mga sarili at saka para i-share na rin yung travel namin sa inyo. Aba! Oh. Doon sa mga Italian dyan, oh. Ikaw, lahing Italian ka eh. Si Mama yun. Automatic ba yung mga ilaw? Pag may dumadaan, saka lang siya na ilaw? Parang, no? Parang. Tingnan yung mga ilaw dito sa Kamigin, ha? High-tech. Oh? Lumiliwanag pag may dumadaan. Ba? Hindi, ah. Napahiya ako dun, ah. Ba't yung kanina nag-automatic? Ba't ito hindi? Nikki! Napahiya ako doon, ah. Ay, mukha pa ating ilaw. Binuko natin. Yeah, malapit na kami sa aming accommodation dito. Napakaganda accommodation namin. Tingnan nyo naman, ha. Tingnan nyo. Alam nyo naman, ang Gio ninyo eh napakahilig sa mga class na mga datingan. O tingnan nyo, ha. Tingnan nyo. Oh, di ba? Yan ang aming accommodation dito. Sa hindi nakakaalam, ako yung tipo ng tao na kung hindi rin lang maganda yung tutuluyan ko, mas gusto ko pa na sa sasakyan na lang matulog. Okay? Kaya mo, kami dalawang araw, nagtagal kami ng matagal dito, hindi namin nasa, hindi namin naramdaman, magkasampung araw na kami dito. Eh tingin nyo naman, paano ka hindi magiging feel at home? Ganda, di ba? Hmm. Ito ang aming ambience sa gabi. Siguradong mamimiss namin to. Kung pwede nga lang huwag na umuwi. Kung pwede nga lang huwag na umuwi eh. Saka ang mas maganda sa kanya, bukod yung lutuan, nasa labas. Kaya yung room nyo, hindi siya mangangamoy pagkain. Oo, oh, yung lutuan, no, nandito sa likod. Pero dito, yan, dito yung lutuan. Yan. Oo, at saka, yung may-ari, ang babait nila, napakamasikaso. Talaga lang. Nung naglaba kami, tinanong kami kung kailangan namin. Ano? Napakamura nito. Sa 1.8. Okay to. Siyempre, pagdating dito sa kwarto, eh automatic na yan. Edit na naman. Sa panibagong araw namin dito sa Kamigin, eh pinuntahan naman namin ang White Island. Malapit lang ang sakay ng bangka papunta doon. Walking distance lang mula dito sa aming tinutuluyan. Itong mga pagkakataong ito, ang talagang iniintay namin para makakuha ng maganda, kasi itong kumbaga
perfect view ng Camiguin. Ito'y laging mga nasa poster sa mga ano nila, kagaya nyo sa ano, pastel, yung din nakalagay. Kaya, yan, ito na oh, yung sasakyan namin ng bangka. Ito na agad. Patawid ng White Beach. Ito yung ano, pinaka ano nila, fort, patawid ng White Island. At matapos lang ang halos wala pang 10 minuto, e narating na namin itong Malagatorade na kulay ng tubig na ito. Ito ang White Island dito sa Camiguin. Sa sobrang ganda, wala na kaming magagawa dito kundi magpicture-picture at magpalipad na lang ng drone. Sobrang nakakamangha ang tanawin. Ito yung tipong parang kahit ibat mo yung camera, wala kang itatapon na anggulo. Sobrang ganda talaga. Nung mga oras nito, wala na kaming kasama sa isla dahil sobrang init na. Kami na lang itong talaga nag-e-enjoy dito, copy picture. Pero maya-maya rin eh, hindi na namin din kinaya, kaya umalis na rin kami. At saka, marami pa kami pupuntahan, kaya minabuti na rin namin na huwag na magpa-itim at sumakay na ulit ng baka pabalik ng mainland. At dahil mahaba pa ang oras namin ngayong araw, eh nagpunta muna kami sa iba't iba pang mga tourist attractions dito. Una naming binisita ang Santo Niño Cold Spring. Malamig daw ang tubig dito, kaya mas lalo na kaming hindi naligo. Sunod naman naming binisita ang Tuwasan Falls. Hindi man siya kataasan, pero meron naman siyang malakas na water pressure. Sunod naman naming binisita ang Soda Water Pool. Ito ang isa sa pinakakinakuryosan naming lugar dito sa Camiguin. Ayan, nandito na kami sa ano, sa Soda Water Pool. Ito siya, oh. Ay, awang ko maliligo ako. Halos maubos na ang damit ko. Kailangan ko mag-prepare ng damit pagpunta namin sa ibang location sa Mindanao. Maubusan na, pag naligo na naman, baka hindi matuyo mamaya. Bahala na. Ito ang Soda Water Pool. Sinasabi kasi na para daw soda ang tubig nila dito. Inom tayo dun. Yung anilang soda water. Tingnan natin. Eh, tikman natin kung lalas. No, inuman mo, damihan mo. Dinamihan ko. Parang siyang buko. Sabi ko sa'yo parang buko. Kinaluan ng tubig. Ulitin mo. Gusto ko pa. Refreshing. Damihan mo. Ako ulit. Ako. Mano ba kang kinaiba? Ano kaya kangal mo sa iyo, ma? Ay, masasarap dito eh. Uy, baka iba-iba talaga lang. Kaya mo to. Mas masarap daw dito.
Maka level 1 tour kesa dito. Ano, Renz? Mas masarap daw dyan? Wow, Nikki. Mas ibang lasa dito, tinan mo. Awan. Oh, ano? Magkakaibang lasa. Ibang lasa na. Oh, sabi. Ibang lasa? Tinan mo. Baka level 1, 2, 3 talaga yan. 1, 2, 3. O, hindi ako. Titikman ko eh. Ako din. Sabi sa iyo. Hindi ako may niwala. Agad di mo nasusubukan. So, bukan mo muna yung number 2. Oh. Ah. Ano? Iisa eh. Ito yung number 3. Magkakaibang lasa. Sige mo. Ano? May parang unga. Ano na hanap po dyan? Nikki! paano mag... Uy, tingnan mo, ilalim. Paano magiging ano magkakaiba yan? Eh, isa ng linya ng plumbing yan. Eh, hindi. Alam mo, nananalo ang ano sa'yo. Nananalo ang psychological effect sa iyo. Ay, Nikki, paano naging mas masarap yan? Eh, isang tubo sa ilalim mo? Ito, konti ang lasa. Ito, mas, may lasa na. Tapos ito, fragrant ka ang lasa. Nikki, imahinasyon mo lang yun. Tingnan mo ilalim. Oh, paano mag-iiba-iba lasa niyan? Hindi nga pwede, Nikki, tama na. Waterpool. At dito si Kuya, namit namin dito. Hello. Hi. Ano? Sige, bye Kuya. Sige, salamat ha. Salamat. Thank you. Bye. Ah, mami, salamat po. Yan. At syempre, nandito rin tayo sa Kamigil. Meron silang isang pinagmamalaking pagkain dito, yung bilog na parang pancake na malutong. Na parang Shanghai wrapper. Ayun o, oh, Nikki, o. Oh. Yan. Anong tawag dyan sa sauce na yan? Latik. Ay, latik. Tapos yan, kuya. Ay, ate, yan pong isang bilog. Ano po ito? Ito, ano, keeping. Made of ano po siya? Kasaba. Kasaba po. Naprinito po. Oh. Pwede na yung kamay kasi manipis lang yun. Ito siya. Ito yung keeping. Dalawin yung kamay sa kasi manipis lang yun. Ito yung keeping dito sa kabigi, no? Tikman natin. It's very malupang. Hmm. Para taga Ateneo ah. Konyo yun ah. Nakakain ang keeping. Bigla kang parang naging Atenista. Hmm. It's very masarap. It's very malamig. Crunchy. Thank you. It's so malutong talaga. Siya masarap. Very matamis. Pero yung mismong ano niya, itong bilog. Hindi siya matamis, ang nagpatamis lang is yung latik. Panibagong pagkain naman, tikman namin sa aming paggagala. Talagang mapapasabi ka ng it's more fun in the Philippines. Hindi, wow. Apo! Apo! Next location, tayo! Thank you.
Ito ang The Old Church Ruins. Nakita na naman namin to kay na Rachel Peters at Mark Nelson. Kaya Mark at Rachel, baka naman. Peters at Mark Nelson. Sa Metro Channel ang datingan natin dito. Ama, syempre, dahil Metro Channel ang peg natin, dapat mag-English tayo. The Giob Church Ruins in Camiguin, one of the structures built in 16th century and continues to amaze tourists of its tough and sturdy build, is the Giob Church Ruins made from coral stones. It is specifically located in Barangay Bonbon, Kataman, Camiguin. Oh, yan ah. Yung inyo pong uling nakikita ay muli po ah. Yan po si Renz Aquino na mula po sa bayan ng San Narciso sa Quezon ah, aka Boy Igat. Ito yung isa na naman sa napanood namin sa Metro Channel. Yan, dito tayo. Ito yung Centennial Tree ata, kung tawagin nila. Kukuha natin to ng drone shot maya-maya lang ng kagaya ng blocking at galaw. Yung kagaya ng pinakita sa Metro Channel na naman. Para, kumbagay, mas maganda. Idol namin yung dalawa na yun eh. Palilipa rin natin yung drone mamaya. Bakit yan? Kagaya nung nakita namin sa pinapanood namin na yun. Mas maganda talaga yung nakikita mo siya lang dito kayo. Go! Yan. Doon sana para masyado mababa. Oh! Ayusin naman yung buhok mo. Ba't parang mukha ka rin na-ruin? Sa hindi naman kalayuan, mararating ang Sunken Cemetery. Yan pong nakikita nyo ngayon, yan po yung dating simenteryo na ngayon ay lumubog na at naging bahagi na ng dagat. May itinuro din yung guide namin na mukhang bakas ng dating simenteryo.
nga naman ang ating mundo. Matapos ang sakuna, eh ganda ng kalikasan ang naging kapalit. Mayaman at punong-puno ng buhay na ilalim ng karagatan. Ito ang kamigin. Para sa akin ay matuturing kong isang paraiso. Pagmasdan niyo ang ganda ng kapaligiran. Minabuti kong huwag mag-cut dito sa portion na ito ng video para mas madaman niyo ang katotohanan at realidad ng kung anong meron dito. Sana kahit napapanood niyo lang ito ay naipadama namin sa inyo kung ano ang pakiramdam dito. Shot ako, ha? Balik na ulit? Pahinga muna. Ayun po, tama! Grabe, sobrang ganda ng ilalim. Tumanda ako ng ganito nang ngayon lang nakakita ng ilalim ng dagat.